Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakumpirma na kay dating Senador Manny Pacquiao ang lokasyon ni dating Congressman Arnie Teves. Nakita niya raw ito sa Timor-Leste, pero hindi talaga si Teves ang kanyang pakay. May mga video pa ng pagkikita. Yan ang tinutukan ni Salima Refra. Sa mainit na pagsalubong na ito ng mga Timorese kay dating Senador Manny Pacquiao sa Timor-Leste kahapon, magigitang niyakap siya ng isang lalaking nakaputi na may tila binulong. Kasama na siyang naglakad at minsan pang umakbay kay Pacquiao at nag-usap sa isang punto. Pagkumpirma ni Pacquiao, ang lalaki ay ang sinibak na congressman na si Arnie Teves, na nakita niya ulit kinagabihan sa hapunang inorganisa ng gobyerno ng Timor-Leste at boxing groups. Wala raw silang pag-uusap, hindi umano alam ni Pacquiao na naroon si Teves at hindi siya ang kanyang pakay. Bumisita raw ang dating senador dahil sa imbitasyon ng gobyerno nito para sa kanilang Independence Day. Ang Embahada ng Pilipinas sa Timor-Leste tumangging magbigay ng panayam patungkol kay Teves. Wala rin daw itong papel sa pagbisita ni Pacquiao na direkta raw ang koordinasyon sa Timor-Leste government. Bago nito, nag-apply ng asylum si Teves sa Timor-Leste, pero tumanggi ang huli. Sa gitna pa rin ang patong-patong na mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa. Noong Agosto, dinesignate ng Anti-Terrorism Council si Teves na terorista at leader ng Teves Terrorist Group. Ayon sa Department of Justice, nagpapatuloy ang mga operasyon nila laban kay Teves kahit walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste. The cooperation and the communication between the two governments has been very fruitful. Marami na pong napag-usapan and our operations are based on those communications between the two governments. So of course, dahil nagpakita na talaga siya, we will further intensify our operations and speed up the process. Nasa Malacanang na rin daw ang isusumiting request sa United Nations para ma-turn over sa Pilipinas ang isang tinuturing na wanted na terorista. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 Oras. Sinagot ng Philippine Coast Guard ang bagong naratibo ng China na China raw ang nag-alis ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. May mga naunang video naman ng hakbang na yan na pinuri hanggang sa ibang bansa. Panoorin muli natin sa pagtutok ni Chino Gaston at Ivan Mayrina. Hindi raw maintindihan ng Pangulo kung bakit naglatag ng harang ang China sa Bajo de Masinloc, kung saan marami pa namang Pilipinong nangingisda. Wala raw siyang nakita ibang pwedeng gawin kung hindi tanggalin ang mga ito. Umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin. Ayon sa Pangulo, ng tanggalin ng harang, nakahango na mga Pilipino ng 164 toneladang isda sa Bajo de Masinloc sa loob lang ng isang araw. Pero ang hakbang na yan, minalit lang ng China at tinawag na pang-aaliw ng Pilipinas sa sarili. Patuloy daw na ipagtatanggol ng China ang anyay teritoryo nito. Yan ay kahit nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc na nauna nang idineklara ng arbitral ruling na common fishing ground at hindi dapat harangan ng alinmang bansa. And over the past year, sa isang pagdinig sa U.S. Foreign Affairs Congressional Committee, kinilala ni U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense Lindsay Ford ang anyay matapang na pagtanggal ng Philippine Coast Guard ng mga floating barrier ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Isa lang anyay ito sa mga dumaraming insidente ng paninindigan ng mga maliliit na bansa na nakararanas ng panggigipit ng China sa karagatan. We've seen an unprecedented number of states enhance efforts to support rule of law. The Philippine Coast Guard took a bold step in defending their own sovereignty by removing a floating barrier installed by the PRC Coast Guard near Scarborough Shoal. Kasabay nito ang pag-aaral daw ng US Department of Defense na magbigay ng mga kagamitan sa mga kaalyado nila. We are laser focused on identifying new and cost-effective emerging technologies that will bring greater capability to our allies and partners more quickly. Sabi naman ng Ministry of National Defense ng China, ang Estados Unidos daw ang nanggugulo sa katahimikan sa South China Sea. 南海本无事，美国来扰之。
美向菲提供两艘老掉牙的巡逻艇，虽然发挥不了什么实际作用，但这种做法本身暴露了美方南海搅局者与和平稳定破坏者的真面目。我们敦促美方停止插手南海问题，停止破坏南海和平稳定。 Itawag naman ng China Coast Guard na fabrication o imbento ang ginawang pagtanggal ng Philippine Coast Guard ng mga floating barriers. Sila daw ang naglatag nito para hindi makapasok ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal at sila din ang nagtanggal. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi raw lahat ng barrier ay tayo ang kumuha. Sa mga video ng PCG at mga sumamang media, makikitang pinutol ng isang PCG diver ang lubid na nag-aangkla ng barrier sa bahura. Ayon sa ilang eksperto, ang magkakaibang pananaw ng Chinese Coast Guard at kanilang Foreign Ministry posibleng tanda ng pagkalito ng China sa pagdindig ng Pilipinas laban sa kanila. The Chinese are suffering from what you call cognitive dissonance. I have noticed a different comments. It's an indication that they're, you know, they could not simply figure it out that the Philippines is opposing them. Siguro isang factor that they are still thinking in terms of the time of President Rodrigo Duterte. Na we will stick it out with the appeasement policy. Posibleng inaalala din ng China ang magiging epekto ng aksyon ng Pilipinas sa iba pang miyembro ng ASEAN na may mga EEZ din na inaangkit ng China. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Malabon Police at hepe ng kanilang Station Drug Enforcement Unit kaugnay sa pamamaril na kanilang kabaro na ikinasawi ng dalawa. Yan ang aking tinutukan. Positibong nagpaputok ng baril sa paraffin test si Patrolman Zenjo Del Rosario. At positibong galing sa baril niya ang mga slag ng bala sa crime scene ayon sa ballistic exam. Idiniim pa siya ng mga testigo bilang gunman sa pagpatay ng dalawang lalaki at pagkasugat ng isang babae. Kaya ayon mismo sa mga kasamahan niya sa pulisya, established na sa kanilang investigasyon na pinagplanuhan ng krimen. Ang tama ng biktima ay sa headshot. Murder talaga itong ganitong klaseng krimen. May intent talaga to kill. As to ano yung dahilan nila, anong pinag-awayan nila, kung bakit man dumating ito, sa ngayon ay hindi pa yan na inireveal sa atin na officially mga suspect. Iniimbestigahan din ang nakuhang laruang baril sa crime scene at ang nakabalot na mukhang shabu pero peke rin pala na parehong pag-aari umano ng isa sa mga biktima. Malaki raw ang posibilidad na may illegal na nangyayari sa loob ng bahay. Kasi merong peking drugs at saka peking baril, drug related. Bukod sa merong record na rin itong biktima na na-involved na rin sa droga noong previous years. Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Malabon Police na si Police Lieutenant Colonel J. Baybayan at hepe ng Station Drug Enforcement Unit na si Police Lieutenant Jonas Gato. Ayaw natin na makitaan o maging issue na baka pagtatakpan ito dahil police ang involved. Sinusubukan namin silang kunin ng pakayag pero hindi sila tumutugon sa aming text at tawag. Si Police Major Alfredo Agbuya ang hakalili bilang officer in charge. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hinaharang na nga na matauhan ng China sa Bajo de Masinloc, binabarat pa sa palengke ang ilan nating mangingisda. Pahirapan tuloy ang pagbawi sa kanilang puhunan kaya may tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Bajo de Masinloc ang opisyal na bansag ng gobyerno pero tinatawag ding Panatag Shoal ng mga mangingisda. Panatag dahil sa loob ng paikot na bahurang ito, nananatiling panatag ang tubig kahit maalon sa labas. Pero ang kapanatagan ng lugar na mayaman sa isda, ginagambala ng pagtataboy ng mga tauhan ng China. At kamakailan ng paglalatag ng China ng nakalutang na harang para di mapasok ng mga Pilipino. Harang na pahirapan pang pinutol ng Philippine Coast Guard. Kabilang sa mga apektado ng pagbabawal ng China ang grupo ni Kapitan Loloy na tubong Quezon pero nainganyong mangisda sa Bajo de Masinloc. Dinala pa man niya ang pamilya sa Bataan para mapalapit dito. Dati pag ganitong abutin na kami ng isang linggo, may nahuli na kami ng mga apat na tulinada, ganyan, portans, ganyan. Ngayon wala matumal. Mag-iisang linggo na sila pero 500 kilo pa lang ang huli.
hindi pa sila makauwi dahil kulang yan para mabawi ang puhunan. Inaabot na kami ng 300 mahigit, 1,000. Yun pa lang yun, dalawang items pa lang, diesel at saka gasolina. Bitin din kahit ang 20,000 pesos na naaabot sa bawat crew kung maganda ang huli. Siguro may mga 10, ganun na lang, maiuwi mo sa dami na may mga utang nga. Hinaharas na nga ng China. Pag ikaw lang mag-isa na buling-buling ka niyan, mukhang tatalsik yung espiritu mo dyan. Pangulam ng tanghali. Binabarat pa raw ng mga middleman sa palengke. Kasi sila din sila nakaranas ng hirap sa laot kami, naabutan kami ng mga bagyo, kaya dapat magiging patas na sila sa mga isda. Para maibsan ang kanilang gastos, dadalasan daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ganitong pamimigay ng libreng diesel ng BRP Dato Bangkaw sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganito ang karaniwang eksena dito sa Scarborough Shoal kapag dumarating na itong barko ng BIFAR na may kargang krudo. Itong kanilang barko na papaligiran ng mga mangiisda na kumukuha ng ayudang krudo. Pero kapansin-pansin din ang presensya ng isang barko rito na may Chinese markings. Sinasabing posibleng isa ito sa mga Chinese militia. Hindi rin kalayuan mula rito ang mismong China Coast Guard na nag-oobserba sa isinasagawang operasyon ng BIFAR. Magkakambal na problema na pansamantala lang naiibsan pero sana raw magawa ng paraan para mas permanente ng solusyon sa hirap ng pangingisda sa Bahura. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Magandang balita naman para sa mga miyembro ng PhilHealth. Maaari nyo na ma-access ang My PhilHealth website member portal. Kasunod yan ng ilang araw na pagpapa-shutdown sa lahat ng kanilang online system para matukoy ang pinagmulan ng ransomware attack sa kanilang mahigit 70 computer. Ayon sa PhilHealth, posibleng ma-access na rin ngayong araw ang e-claim system. Sa ngayon, patuloy raw ang ginagawang hakbang ng PhilHealth para maresolba ang hacking. Binigyan din nila na hindi magbabayad ng 17 milyong pisong ransom na hinihingi ng mga hacker. Kukumpirmahin pa raw ng PhilHealth ang report na may lumabas na data ng mga miyembro ng dark web o sa dark web, pero pagsisiguro nila sa publiko, intact at ligtas ang kanilang mga database at hindi maapektuhan ang benefit entitlement dahil sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Bantay sarado ng mga armadong polis ang komunidad ng grupong inakusahang kulto sa Surigao del Norte. At binabawi na rin ng Environment Department ang kasunduang ipagamit sa grupo ang lupa kung nasaan ang kanilang sityo kapihan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Insulto talaga. Sorry for what I call. Insulto talaga, ma'am. We're living here in a peaceful life. Kwenisyon ng isang miyembro ng Socorro Binayan Services Incorporated o SBSI ang dami ng mga armadong pulis sa bukana ng Sityo Kapihan. Kahit pa i-check, walang makikita nilang kahit ano kasi wala po talaga kaming ginagawa, ma'am. Ito ang unang checkpoint na dadaanan bago tuloy ang makapasok sa komunidad ng SBSI sa Sityo Kapihan. Dati ang nakapwesto dyan sa kubo ay mga miyembro ng SBSI pero ngayon mga pulis na at dito na rin mismo ang kanilang checkpoint. Nilipat po natin ng checkpoint from poblasyon to doon mismo sa Sityo Kapihan just to make sure na yung projection natin is yung PNP is we are protecting both sides. Okay lang po, walang problema kasi wala naman kaming tinatago. Habang sa loob ng sityo, normal naman daw ang sitwasyon. Isang araw matapos sumalang ang mga leader ng SBSI sa Senate hearing. Pero ikinalulungkot daw nila ang pagkakadetain ng kanilang mga leader, kabilang na si Senyor Aguila. Nalulungkot kami, dismayado, pero wala naman kaming magagawa. Yun ang anong ng Senado. Ang sa amin lang nagdarasal, sana malampasan naming problema na to. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamahagi ng mga nakumpiskang smuggled na bigas sa mga benepisyaryo ng 4P sa Dinagat Island at Siargao kanina. 1,000 sako ng bigas ang ipinamahagi sa San Jose Dinagat Island habang mahigit 2,000 naman ang ipinamigay sa Siargao Island. Opisyal nang sinimula na rin ng Pangulo at DSWD ang pamahagi ng Electronic Benefit Transfer o EBT card sa ilang piling beneficiaryo ng food stamp program sa Caraga Region sa Siargao Island. Bago yan, namahagi rin ang ayuda ang Pangulo katuwang si Vice President Sara Duterte
at ang DILG sa 6 na pamilyang beneficiaryo ng Comprehensive Social Benefit Program o CSBP. Kabilang sa ibinigay ang tulong finansyal, pabahay at health card sa mga pamilya ng mga sundalo o pulis na nasawi o nagtamo ng matinding pinsala habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Nirerepaso pa sa Kamara ang inaprubahan na nitong proposed 2024 national budget para tanggalin ang confidential fund sa mga sibilyang ahensya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Miyerkules pa inaprubahan ng Kamara sa third and final reading ang proposed 2024 national budget. Pero may mga amendment pang aayusin ang binuong small committee bago ito i-transmit sa Senado. Kabilang dyan ang dati ng inanunsyo ng liderato ng Kamara na alisin ang confidential fund ng lahat ng civilian government agencies para ilagay sa mga ahensyang may kaugnayan sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ayon sa chairperson ng House Appropriations Committee, kasama sa posibleng alisan ng confidential fund, ang Office of the Vice President at Department of Education, kung saan kalihim din ang Vice Presidente. Umaabot sa kabuuang 650 million pesos ang planong confidential fund ng dalawang ahensya para sa 2024. Magkakaroon tayo ng policy dito. Palagay po natin ay mataas ang claimer ng ating mamamayan na ayusin natin ito at magkaroon tayo ng proper guidelines dito. At positive naman po ang reaction na i-allocate na lang ito sa papalakas ng ating posisyon sa West PPC. Posible raw na sa kalagitnaan ng Oktubre maitransmit ang General Appropriations Bill sa Senado. Prosesong mahigpit daw na babantayan ng minorya ng Kamara para matiyak na matatanggalan nga ng confidential fund ang mga hindi raw dapat mabigyan. Bagamat meron tayong partial victory, hindi pa natin ito nasisiguro, hindi pa tayo sigurado na talagang tatanggalin nga itong mga confidential funds, lalong-lalo na sa Office of the Vice President, sa OP, sa DepEd, sa DA, at iba pang mga ahensya na wala namang kinalaman sa national security, surveillance, at mga investigation. Ilang araw na naming hinihinga ng reaksyon ng OVP pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, naging bagyo na at nakapasok na rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na ilang araw na nating minomonitor. Dahil ho dyan, mukhang magiging maulan na naman ang weekend sa ilang bahagi ng bansa. Bukod kasi sa hindi inaalis ang chance nitong maglandfall o tumama sa lupa, palalakasin din ng bagyo ang habagat. Tinatawag ito ngayong Bagyong Jenny, ang ikalawa at huling bagyo ngayong Setyembre. Huling namataan ang sentro nito sa layong 1,400 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Kumikilos yan pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base sa forecast track ng PAGASA, posibleng magpatuloy ang westward o northwestward na galaw nito hanggang sa lumapit at tumbukin ito ang Batanes pagdating ng Miyerkules. Sabi ng PAGASA, hindi inaalis ang tsansa nitong tumama sa Batanes o Babuyan Islands o di kaya ay sa bahagi ng northeastern mainland Cagayan. Sa ngayon, wala pang nakataas na wind signal pero paalala po, maglandfall man o hindi, mas palalakasin ng Bagyong Jenny ang habagat na magpapaulan at magdadala ng malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan bukas ng hapon sa Luzon, kasama ho dyan ang Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi ng Central Luzon, La Union at Isabela. Pagsapit ng hapon, mas malawakan ang ulan at may malalakas na ulan sa Palawan, Mindoro at ilang bahagi ng Ilocos Region. Sa mga kapuso natin sa Visayas, halos buong araw ang ulan bukas, lalo na po dito sa Panay Island at Negros Provinces. Halos ganito rin ang inaasahan sa Linggo at may mga pag-ulan pa rin sa Negros Occidental, Aklan at Southern Leyte. Maghanda rin ang mga taga Mindanao dahil malalakas ang ulan tulad ng inaasahan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Cotabato. Posibleng maulit ang mga pag-ulan sa Linggo ng hapon, kaya naman maging alerto pa rin ang mga residente sa banta ng baha o pagguho ng lupa.
Para naman sa Metro Manila, posible pa rin ang ulan bukas ng hapon, pero mas tataas ang tsansa ng ulan sa Linggo. Posibleng malawakan yan at may malalakas na buhos din sa hapon at gabi, kaya mag-monitor po muna tayo ng rainfall advisories ng PAGASA bago ho ituloy ang pinaplanong lakad this weekend. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Weekend is finally here, mga kapuso! At sa mga naghahanap ng tatambayan with friends, may bagong rooftop bar sa Makati na perfect sa inyong night out. Let's change the game and try their paandar na games at masasarap na fusion dishes. Kaway-kaway sa mga naghahanap ng bagong hangout place to visit with your barkada. Dahil this might be the place for you. Ito ang bagong bukas na rooftop bar sa Poblacion Makati that offers more than just interesting food and drinks. Let's check it out! Hello mga kapuso! It's Friday night and today we are going to try out this new hangout place sa Poblacion Makati. Pero hindi ito yung ordinaryong tugs place nyo, ha? Hindi! We have a lot of games that we can try here. Kaya tara! The Fun Roof is tagged as Poblacion's biggest rooftop bar and playground. Pag-akyat pa lang, bubungad na ang retro neon light designs na very insta-worthy. At syempre, kaliwat-kanan din ang games na pwedeng subukan. May extreme basketball, you know, diba? Batting cage, kung feel mong magpaka-baseball player, hampas tayo today. Or you can unleash your ninja skills sa the throw. Kailangan supervise po. Ito yung star natin. Wala. Yun! Kung may chill naman, may chill type of games din sa Mad Lanes. There's curling. Ang objective, mahit natin yung bullseye. And shuffling. Yes! Score update sa shuffling. Negative 2. And if you're up for the challenge, you can unleash your inner Tiger Woods in their version of mini golf, ang crazy golf. Okay, lahat. Ang hirap nito. Yes! Woo! Three drum! More like a nighttime playground. So we want to include some of those fun games that you haven't really seen in the Philippines. At kung ginutom ka nakakalaro ng games, syempre, may food din. They offer all sorts of bar chow. But for a more unique experience, you can try their Japanese fusion dishes tulad ng oyster truffle and wagyu onigiri. Medyo nagulat ako dun sa high class taste sa loob. And what's a good night out kung walang drinks? For the ube fans, you can try the tipsy ube. May meron drama at ang green death. Solid. It's very nice, it's very engaging, the drink itself. Maraming pasabog, maraming eksena. This place was so good, especially pag mga barkadas. Talaga ito yung magandang tambayan. Mga kapuso, that's one way to spend your night out with your barkada. Now, I definitely had fun tonight. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Nauwi sa Tulacan at Balyahan ang dinagsang ukayan sa Naga City, Camarines Sur. Animoy nakawala sa hawla ang pag-uunahang yan ng mga residente sa tindahan ito. At kanya-kanyang dampot at hakot na mga paninda ang mga parokyano ng ukayang nag-aalok ng bagsak presyong paninda mula Japan at Amerika. Pero pagtitiyak naman ang may-ari ng tindahan, walang nasaktan sa unahang niya. One-stop shop para sa multi-platform projects, ang GMA Network. Kaya naman itinanghal itong Media Network of the Year ng Philippine Association of National Advertisers. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Hinirang na Media Network of the Year ang GMA Network Incorporated sa prestigyosong Panata Awards ng Philippine Association of National Advertisers. Mga tanyag na jury ng brand luminaries, media experts, academe at respetadong advertising agencies mula sa longest-running association ng local at multinational advertisers at brand builders sa Pilipinas ang pumili sa GMA. Isang patunay na Kapuso Network ang pinipili ng mga advertiser dahil one-stop shop ito ng multi-platform projects. Bilang top Philippine media conglomerate, kilala ang Kapuso Network para sa strategic marketing at advocacy campaigns. Kabilang sa mga pinuri nila ay ang Kapuso at Kasambuhay ng Kalikasan Advocacy Campaign kung saan ka-partner ng GMA ang Nestle Philippines. Tinanggap ang parangal ni na GMA VP for Corporate Affairs and Communications Angela Javier Cruz, GMA Consultant for Sales and Marketing Riza Garduque, GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag at GMA AVP for Sales and Marketing Joanna Jacinto. Ani Maralag, kasunod ng parangal ay umaasa ang GMA na makakabuo ito ng mas marami pang high-impact partnerships na makapag-aangat sa antas ng pamumuhay ng mga Filipino. Kasabay naman ang pasasalamat ni Javier Cruz sa tiwala ng mga advertiser at brand partners ang pagtitiyak na ipagpapatuloy ng GMA ang paghati ng superior entertainment at responsible news. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Biyernes na at pa-weekend na naman. At mga Kapuso, gusto niyo bang mag-world food trip na hindi umaalis sa Pilipinas? Nako, eh, pwede po yan sa isang food bazaar na may international cuisine at food with a twist. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ngayong Payday Friday, para iwas init ng ulo sa kalsada sa tindi ng traffic, kumain muna bago umuwi. Sabi nga, eat good to feel good. Heavy traffic everywhere, kaya sa mga gustong magpalipas oras at ayaw ma-stress sa gitna ng traffic, may isang lugar sa Taguig na pwedeng magsaya kasama ang pamilya o barkada. One way to distress? Aba, syempre, good food. Marami ang pagpipilian dahil may 30 food merchants na nag-aalok ng samot-saring masasarap na pagkain sa Mercato Central. Merong Malaysian, Korean at Indian food. At sa mga health conscious, may mga fresh fruit juices ding pantawid uhaw. Sa mga mahilig sa may twist ang food, why not try ang smoking ball ice cream? Smoking ball sa ice cream, ma'am, tapos liquid nitrogen po siya. Dry ice cream po. Ah, okay. So sir, ano pong mga flavor po? Ano, ma'am, chocolate, caramel, strawberry, blueberry, at saka OB po. May mga bread and pastries ding masarap sabayan ang kape. Sulit naman daw ang pagpunta ng pamilyang ito na inabutan naming nagbabanding. Since Friday, it's family day para mayroon rin kaming time magbond as a family, tapos kumain together. Sulit naman. At iwas traffic at tama, sabi ng akin dalaga. It's time for bonding, family bonding. Di ka lang mabubusog dahil makakatulong ka pa sa maliliit na food business na bumabangon ulit dahil sa pandemya. Yung job namin ay isang small food business incubator. Hindi lang food market, kundi business incubator. Ibig sabihin yan, tinutulungan namin silang lumaki at lumago. Pia, bukas mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, Webes hanggang Linggo, ang Mercato Central dito sa Acacia Estate. At yan ang latest mula rito sa Taguig. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Bagamat wala na ang boyang iniharang ng China sa entrada ng Bajo de Masinloc, mahigpit pa rin ang pagbabantay doon ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard. Nakatanggap din ng radio challenge mula China ang aeroplano ng B-FAR. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Luna ng aeroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B-FAR, lumipad kami patungo sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal Huwebes ng umaga. Ito ay para makumpirma kung ano na ang nangyari sa 300 metrong boya na inilatag ng China Coast Guard noong nakaraang linggo na pinutol ng Philippine Coast Guard. Mula dito sa Himpapawid ay kitang-kitang wala na yung
yung boya na nilatag ng China Coast Guard noong nakarang linggo nung tayo nandito kasamang barko ng BIFAR. Dati ay nakaharang ito dito sa may entrada ng Bangura, pero ngayon ay wala na ito. Pero kapansin-pansin din na isa na lamang yung mother boat ng mga mangingisang Pinoy dito sa Scarborough. Kalauna na dagdagan ng isa pang mother boat ng mga mangingisang Pinoy ang nasa labas ng Bangura. Dalawang barko naman ng China Coast Guard ang nakaangkla sa loob mismo ng Scarborough malapit sa entrada. Panay din ang radio challenge nila sa eroplano ng BIFAR habang palapit ito sa Bangura. Nakatotal sila mga 6 times, sir. Hanggang nandun tayo sa ano. Pero while we're ano na, sir, over the shoal na, wala naman na silang challenge sa atin, sir. First time niyo po ba na walang barko ng BIFAR na ni-radio challenge kayo dito sa Baho de Masinloc? Actually, sir, ito yung first time namin na walang barko na nag-challenge sila. Kasi previously, sa mga conduct namin dito na maritime surveys, wala naman pong mga challenge na ginagawa sila. Ayon sa PCG, mahalagang detalye ang ginawang radio challenge dahil tila gustong palabasin ng China na pati ang himpapawid ng Scarborough ay kanila. Sa press conference ng PCG, kung saan ipinakita ang angkla ng pinutol na harang na boya ng CCG, hindi raw mag-aatubili ang Coast Guard na muling puturi ng boya ng China kapag ibinalik nila ito. In the next coming months, if ever that barrier will once again be in place, the Philippine Coast Guard will do whatever it takes for us to remove the barrier. Magandang balita, ayon kay Mang Arnel Satam, ang mangingisdang hinabol ng Chinese Coast Guard nang magtangka siyang pumasok sa loob ng Bangura. Giit ni Mang Arnel, bagamat delikado, uulitin niya ang tangkang pagpasok dahil para sa kanya, may karapatan siyang mangisda sa loob ng Bangura. Yan ang gusto ko talagang magagawa na paglaban ko yung karapatan namin sa pangisda. Patalo tayo dyan. Hindi tayo patalo. Mangisda tayo eh. Sa palaut na ito ni Mang Arnel, ang naiuwi niya sa kanyang pamilya, 3,000 piso. Bagamat maliit, may pagmamalaki daw niyang pinaghirapan niya ang halagang ito para kitain alang-alang sa pamilya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mula sa remarkable niyang pagganap bilang sisa sa Maria Clara Tibara, up for the challenge para sa mas daring role, si Andrea Torres sa newest Kapuso drama series na Love Before Sunrise. Sa gitna ng pagiging abala sa career, paano naman kaya ang kanyang love life? Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. Sa kapaling girlfriend ko, si Stella. Fierce! Si Ma'am Clarina. Seductive! I think they're sexy. Hindi ko alam, may bad side ka pala. At palaban! Pinag-chismisan niyo ba ako? Ganyan ang karakter ni Andrea Torres as Zarina Montelibano sa newest Kapuso drama series na Love Before Sunrise. When she enters a room, mafe-feel mo yung presence niya talaga. And alam niya kung ano yung meron siya at gusto niya lagi finuflaunt yun. Tapos hindi mo alam, minsan natatawa ka sa kanya, minsan naiinis ka, minsan naaawa ka. Very challenging araw kay Andrea ang gumanap na daring kontrabida. Feeling ko, hindi mo dapat kinakahon yung sarili mo na pangganto lang ako or dapat ito lang yung makita nila sa akin. Dream project din na makatrabaho si Dennis Trillo, Sid Lucero at Bea Alonzo. Agad niyang naging kaibigan si Bea. Pero sa serye, abangan daw ang kanilang banggaan. Mga sampal, meron mga maanghang na salita. Meron yung parang mapapakringe ka na lang talaga na talaga bang nangyayari to. Bukod sa Love Before Sunrise, abala rin daw si Andrea sa kanyang bubuksang food business. E paano naman kaya ang love life? Well, wala pa ako love life at the moment. Pero happy ako. In fairness, hindi ko siya hinahanap. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week lock chikahan. Oh, yes, guys. Happy weekend. Ako po si Iyan Aliano, Miss Mel, Miss Pia, Neil. Salamat sa iyo, ha, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tianco, mga kapuso. 87 days na lang. Pasko na. At ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.
Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.